ano po, si sexy girl po. Sexy girl. Sige, sexy girl, lakasan mo yung boses mo, ah. Opo. Okay. O, sige pa, lakasan mo pa. Okay na po. Ayan. O, sexy girl, bakit ka napatawag? Narinig mo ba yung question ko? Yes po. Narinig mo? Opo. So, may isasagot ka? Actually po. Ano? Te, ang hina ng boses mo. Sige, mamaya na ulit si ate. O, ayan. Nawala lang si ate girl dahil ay, ano siya, dahil mahina ang boses. Oo. Nakalive ako ngayon sa aking fanpage, pero lipat na tayo sa Energy FM. Okay na po ang lahat. Ayan. Napin niyo po Energy FM 106.7 sa mga nagtatanong. Ayan na po yan. Pwede mo na i-check. Tumawag ka na, 721-2429, 721-2429. Oy, huwag magkunwari. Kung talaga nagloko ka o nanakit ka naman ng tao, dapat mong aminin yun sa sarili mo. Kasi kung talaga namang nagsisi ka na, it's okay na pag-usapan. Kasi nagawa mo na, tapos na nakapagbago ka na. You must be proud na nakapagbago ka na, di ba? For the better yan. Dahil dyan, isa pa ulit. Hello? Hello? Hi! Hello? No. Hello? Ito ba ulit si ate kanina? Hindi po. Sino to? Okay, di ba binabaan ako? Ganyan. Ganyan ang mga tao hindi mo rin umamin. Hindi ko na kaya. Sige, habang wala pa tayong caller, medyo mahirap tong ano to, critical na bagay to. Kasi di ba mahirap umamin sa pagkakamali, no? Nananawagan tayong lahat sa mga manluloko. Ayan. Oo, paki-focus niyo sa akin, ha? Ikaw naman, luloko ka. Tumawag ka na. Nakakaloka. O, di ba, wala nagko-comment kapag ganyan yung usapan. Ang mga nagko-comment lang kapag sila yung nasaktan. O, di ba? Eto, try ulit natin. Hello? Hello. Hi. Hi. What's your name? Secret. Secret, o sige. Papangalan na lang natin ng iba. Anong gusto mong Miss pangalan? Miss Sagittarius na lang. Miss Sagittarius. Okay, sige. Miss Sagittarius. Alam mo naman siguro yung question. Yes. Okay. Karapat-dapat ka bang bigyan ng pangalawang pagkakataon? Oo naman. O, kasi sige. Kung ano yung nagawa ko, pinagsisihan ko at humingi ako ng sorry sa kanya. Okay, at sige. At inaamin ko yung pagkakamali ko. Ayun. O sige. Tanungin natin si Miss Sagittarius, maari mo bang ikwento kung ano ang nagawa mo? Nagkaroon ako ng, ano, ng lover. Okay, may jowa ka? May asawa ko, tapos nagkaroon ako ng lover, ganun. Okay, gano'ng katagal na kayo mag-asawa? Ha? Gano'ng katagal na kayo nung asawa mo? Noon time na nangyari yun. Oo. Maliit pa yung mga anak ko. Pero ilang years na kayong kasal? Ano, bago pa lang noon, 2 years. Mm. So bakit ka nagloko? Kasi yung ano feeling na asawa mo siya pero parang hindi mo siya asawa. Bakit? Ano yung pagkukulang niya na nakikita mo? Una-una yung sa sex life. Oh! Teka lang. Busisiin natin 'yan. Wala nang nangyayari sa inyo. Kaya niyang walang sex yung asawa ko. Baka naman may problema kayo kasi minsan 'di ba? Kapag may problema, hindi. Walang gana. Hindi. Parang so, pag masaya nasasarapan siya. Okay lang pag ako na ayaw niya. Ganun. So hindi kayo nagkakaroon ng ano moment na give and take. Gusto niya lagi siya lang yung okay pagdating sa SE. Ayun. Inispell mo na, binigkas mo din kanina. O SPG to ha, para sa mga nanonood na kabataan ngayon. Ayan, buhay may asawa naman ang pinag-uusapan natin. So, hindi naman kayo nagkaroon ng malaking problema kaya nangyari yung ganong setup? Hindi naman. Basta ganun lang, parang nagkatamaran, ganun? Siya, pero siya ako lang. Active ako. Ba't kaya siya tinamad? Ewan ko. Okay, so doon nagsimula na nung nafe-feel mo, syempre yung confidence mo, yung ego mo, di ba? Hindi nabuboost. So doon ka naghanap ng iba? Hindi naman actually naghanap eh. Kasi yung naging ano ko is my first love.
Mm-hmm. Parang nagkita lang ulit kami sa maling panahon na naman. So nakita mo yung first love mo nung mm-hmm. pagkakataon na hindi kayo okay ng asawa mo. Mm-hmm. Okay, tapos? Yun, nagpalitan kami ng ano, ng number. Ano pa na, packet bell. Ah, matagal na pala ito nangyari. Okay, tapos? O yun, ganun lang. Tapos sinabi ko sa asawa ko yun, sabi ko, ah, nakita kami ng first love ko. Parang wala lang sa kanya. Okay. Pero alam mong mali na ibigay yung number mo. O hindi mo na iniisip yun nung time na yun? Hindi, kasi nung time na yun, nung nakita ko yung first love ko, parang kung anong feeling ko dati, naramdaman ko ulit sa kanya. So bumalik? Mm-mm. Oh. Parang na kaming may asawa nun. Ah, may asawa na din siya, so gumawa pala kayo ng bawal. Opo. Okay. So, may tanong lang ako sa'yo, Miss Sagittarius. Bakit, noong mga panahon hindi na okay yung asawa mo sa'yo, bakit hindi mo sinabi sa kanya yung problema nyo na alam mo, naiinis ako sa'yo kasi parang tinatamad ka pagdating sa tut? Sinabi ko po yun. Kaya ano lang sagot sabi niya? Parang may psychological, ano siya, incapacity, parang ganun. Kasi noong pa gusto ko na siyang iwalayin. So, ibig sabihin, bago mo pa siya naging asawa, alam mo na may sakit siyang ganun? Hindi. O hindi na? Mag-asawa na kami. Saka mo lang, pero enough ba yun na porket hindi niya kayang ibigay sa'yo yung ganun ay... Hindi lang naman yun eh. Pati ano pa? Ipaglaban sa parents niya, hindi niya ako kaya ipaglaban. Ganun. Parang, ano, yung ang tawag dito, yung dumami yung dahilan. Oh, so parang nagpatong-patong. Oo, ganun. Pero instead na ayusin, di ba sana inayos nyo na lang? Pinag-usapan nyo na masinsinan. Kasi nung time na yun, hindi ko kayang... Wala akong mapagsabihan ng problema kasi ulila na ako sa nanay. So yun na naging outlet mo sa iba ka na lang humanap ng kaligayahan, parang ganun. Kasi nga sabi ko nga, first love ko siya. Parang naramdaman ko lang ulit yung... kung ano yung feelings ko sa kanya before nung bata. Okay, so gaano kayo katagal nagka-relasyon nung first love mo na to? Matagal din, pero ako rin ang sumuko. Umabot ba ng taon? Opo. Oh, mga 2 years umabot ng ganun yung ano nyo, relasyon? Hindi lang 2 years. Oh, hindi lang 2 years, 3 years? Hindi lang. 4 years? 5, 6, 7, 8. Pero ano, nagkabunga yun. Teka lang, ano? Nasistress ako sa mga naririnig ko. Wait lang, okay. So may asawa ka, tapos nakipagrelasyon ka dun sa ex mo before, yung first love mo. At nagkaroon kayo ng relasyon for almost ilang years? 5 years? More than 7. Nung mga panahon na may relasyon ikaw dun sa first love mo na yon, may nangyayari pa ba sa inyo ni Mister? Yun ang ano, hindi. Halimbawa, nakipagtalik ako sa kanya. Teka lang, nakipagtut na lang. Hindi. Nagiinit na. Hindi ko ginawa yung nag-two-timer ako sa kanilang dalawa. Alam, wait lang. Siyempre magtataka naman si Mister. Oh, bakit wala na nangyayari sa atin? Kaya nga niyang wala eh. Ah, so sanay talaga siya. Pero hindi ba nakakapagtaka yung 5 years na wala nangyayari sa inyo? Kinaya niya yun? Kaya nga, po niya talaga, promise. Hindi ba siya nagtaka na, o ba't di mo na ako niyayaya? Hindi, nung ano, on and off naman. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, nakipagtut ako sa asawa ko, doon sa first love ko, hindi. Ganon. So parang ano, salitan? Huwag naman salitan. Ang tamang term. Siyempre, di ba? Kasi asawa mo pa rin yun. Imposible naman na sa loob ng 5 years, wala talaga nangyari sa inyo kahit may iba ka. Kasi kasama mo sa bahay eh. Opo, pero talagang kaya niya ng the whole year wala. O, pero meron? Wala talaga. The whole year walang nangyari sa amin nung meron na si first love. So doon ka na lang nag-concentrate doon sa ex mo? Yes. So, gusto ko malaman, sabi mo, nagbunga. Diba? Nagbunga yung ginawa nyo nung ex mo. So, nung nagbunga, nagkaroon ka ng anak sa ex mo? Opo. Oh. So, asan yung bata ngayon? Kasama namin ng asawa ko. Tinanggap niya?
Oo, sinabi ko sa kanya, ano, yung mulat sa pole, kasi hindi naman ako sinungaling na tao para ano, ayong magsama kami sa kasinungalingan. Alam niya na hindi niya anak yun. Gusto ko malaman, paano mo inamin nung nalaman mo na buntis ka? Siyempre, nung nalaman na buntis ka, nag-positive ka, siyempre sinabi mo muna dun sa jowa mo, di ba? Sa first love mo. Tapos, siyempre, kailangan mo ring sabihin sa mister mo. Paano mo sinabi sa mister mo? Paano mo pinagtapat? Sinamahan niya ako sa hospital. Kasi nga, lagi ako may lagnat noon. Nawala na sa isip ko na mabubuntis ako noong okay. time na yun. Tapos, nung nalaman namin sa hospital, sinabi ng doktor, you're pregnant. Tapos so, yun. Nashock siya? Hindi, oo. Pero nung sa sasakyan na kami nag-away, nagsagutan kami. Yun lang. Okay. Siyempre magagalit talaga yun. So ano nangyari after that? Di na kayo nag-uusap? Hindi ba niya inisip na hihiwalayan na kita total? Nagkaroon ka na ng anak sa iba? Ayaw. Ako nga humihiwalay. Ayaw niya. Siya yung ayaw. Okay. So after nun, tinanggap niya yung bata. Pero may anak pa kayo sa nung kayong dalawa lang o wala? Meron, dalawa. Meron. So ito, pangatlo na to. Oo. Okay. Ilan taon na yung bata ngayon? 24. Oh, so matagal na to nangyari. Oh. That was a long time ago. Okay. Yeah. So balikan natin yon nung nangyari to. So nung nakapanganak ka na, ano, sinong sumuporta sa'yo? Yung first love mo ba na ex mo o yung mister mo? Pag wala nang gatas, nagsasabi ako kay first love. Pinasasabi ko sa kapatid ko. Pero most of the time, siya talaga yung asawa ko. Pero nahiya akong magsabi sa kanya pag walang gatas, may dala siya. May tanong ako, alam ba ng mister mo na humihingi ka pa rin ng tulong dun sa ano mo? Sa ex mo? Alam niya? Aware siya? Oo, dati. Okay lang sa kanya? Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, mm-hmm. Nung nangyari nga yun, di nga ako nagsinungaling. Yun pa kayang maliliit na bagay. Okay, so in all out mo na. Total, di ba? Sinabi mo na rin lang man lahat. Sasabihin mo na, pero ano yun, ah? Nakakatapak yun sa pride niya. Kasi parang, sana kung nasimula na mali, sana stop na, 'di ba? Wala nang communication doon sa ex mo kahit sa maliliit na bagay. Hindi nag-uusap ng asawa ko. Tapos yun, yun nga yung sabi ko, dumating yung times na wala talaga yung wala kaming tabihan ng asawa ko. Malamang mas lalong naging wala nung nakagawa ka ng ganun. 'Di ba? Oo. Mas lalo siyang nalamig sa iyo. Ako rin ang nahihiya sa sarili ko. Dahil sa pagkakamali na gawa mo. Okay, paano naputol yung relasyon mo dun sa ex mo na yon? Isang araw, kahit sobrang mahal ko siya, wala, ako na lang yung, yung lumayo, ganun. So, nung nakipag-break ka dun sa ex mo, talagang sinabi wala mo? Wala kaming, walang formal. Ako lang yung kusang lumayo. Oo. Sa guitar use, alam mo, ramdam ko sa boses mo na talaga namang pinagsisisihan mo to nangyaring to. So, nung ginawa mo yung breakup dun sa ex mo, mahal mo pa rin siya? Mm-mm. Kasi, nararamdaman yun ng asawa ko. Kasi, pag every time na magkatabi kami, alam niya, yun ang iniisip ko. Sakit? Kasi inamin ko na mahal ko yun. Inamin mo sa mister mo na may mahal kang iba? Mm-mm. Kasi that time, kaya kong maging number 2. Kaya lang, nung time na yun, di niya nag-propose ng ganun yung si first love. Kaya lang, hindi ko ginrab yung offer na yun. Kasi hindi ko kayang iwan yung dalawang anak ko. Okay. Pero ikaw ba, hindi ka ba nahuli nung asawa, nung ex mo? Siyempre, may asawa din yun, di ba? Alam niya. Kaya lang, never. Never kaming nahuli talaga. Kahit sino. Okay. Pero good thing, Ms. Sagittarius, na pinagsisihan mo na at iniwan mo na to. Mm-mm. Kasi yun nga yung sabi ko na hindi lahat ng nagkakamali is masama. Aww. Depende yun sa kung ano yung sitwasyon. Diba? Kaya kung sino man yung nakagawa ng masama, huwag nating i-judge agad. Kasi hindi naman lahat ng gumagawa ng ganun is hindi nila naiisip na baguhin. Like ako, kahit sobrang mahal ko siya, gusto ko na siyang, noong time na yun, talagang, gusto ko na maging number 2. Alang, hindi niya na in-offer ulit eh. Kasi nung hindi kami okay na asawa ko, sabi ko, pag nag-offer to ulit, igagrab ko na siya. So talagang hindi na.
Okay. So ate, anong mga natutunan mo dun sa mga nangyari? Siyempre, hindi naman natin sasabihin na tama talaga yung ginawa mo. Kasi maling-mali naman talaga. At kung meron ka lang chance na balikan, siyempre hindi mo nagagawin yung pagkakamaling yon. Ay, hindi na talaga. Diba? So ano yung natutunan mo dun sa mga nangyari? Kasi tapos na to eh. Ano yung lesson na naituro sa'yo? Ang natutunan ko is, mas kawawa yung anak ko. Kasi, nung time na yun, sabi niya, pag nag-aaway kami, hindi ako kompleto. Sa kanya ako naawa. Mas naawa ako sa kanya kasi sabi, kahit alam niya ngayon na ganun, tanggap niya na na ano. Kaya lang yun nga, nung times na grade, ano ba siya nun? Grade 1, nung nalaman niya na hindi niya tatay yung asawa ko, mm-hmm. Doon siya nag-rebelde, ganun. Grade 1 niya nalaman na iba pala ang tatay niya. Ay, grade 3. Oo. Tapos yun, parang yung dalawang anak ko, hindi ako sinumbatan, pero mas nagsumbat yung bansungan. Ay, alam mo, sometimes you have to make a big mistakes to figure out how to make things right. Mistakes are painful, but they're the only way to find out the reality. Pero yun nga, nung pag nagdadasal ako kay Lord, sabi ko, Lord, hindi man bigla mong tanggalin yung pagmamahal ko dun kay first love, sana unti-untiin mo. Yun, nangyari naman yun na hindi man maalis na may naging karelasyon ko siya, pero nawala na siya sa isip ko na yung ganun to siya kamahal, yung kahit ano magagawa mo pala pag nagmahal ka sa mali. Yung ganun, kaya mong gawin yung mali na tama. Pero yun nga, ang natutunan ko, yung anak ko talaga yung nag-suffer. Sabi niya, kahit kailan hindi ako mabubuo. Sabi ko, huwag naman ganyan. Sabi ko gano'n. Kasi yung asawa ko, ang turing sa kanya is tunay na anak. Alam mo, Ms. Sagittarius, napakaswerte mo sa asawa mo, ha? Kahit sabihin na ang laki ng pagkukulang niya. Kasi malaki, aminin na natin, malaki ang maitutulong niyan sa buhay may asawa. Yung capacity na mapaligaya ka, ba? Diba? Pero part lang din yun eh. Mas malaki yung nagawa niya compared dun sa pagkukulang niyang hindi kayang gawin sa'yo. At yung nagawa niya sa'yo is a big sacrifice. Una, yung tanggapin na nagluko ka. Pangalawa, yung tanggapin yung bata. And pangatlo, yung tanggapin ka ulit ng buong buo sa buhay niya. Never niya naisip na iwan ka niya, ba? Diba? So mas dapat mo siyang mahalin ngayon kung ano man yung pagkukulang niya. Siguro naman, ngayon, quits na kayo kasi ikaw mas naging sobra-sobra yung pagkukulang mo sa kanya as a wife ng ilang years na dapat sa kanya mo ibinigay, di ba? So ngayon, kumusta kayo mag-asawa? Ano, okay kami. Parang ngayon lang kami naging okay. Yung ibig sabihin, kahit panginayaan ko yung nangyari. Ngayon na lang yung iniisip ko na okay kami. Kasi sabi ko nga, mahal namin isa't isa ay maghaluyo kami ngayon. Kasi nasa abroad po siya. Oh, nag-abroad na siya. Hindi, talagang... Nasa abroad talaga siya. Nangyari kasi yun, na-down kami. Yung walang-wala. Tapos yun, nag-abroad siya. Nung nag-abroad siya, sabi kong ganun, hayaan mo, nung kung ano yung nagawa kong kasalanan, hindi ko na uulit. So, mas doon mo naramdaman yung pagsisisi mo na dapat di mo siya sinaktan. Opo. Ay, naku, naiiyak ako sa'yo, Ms. Sagittarius. Pero I'm happy na right now, nararamdaman mo yung pagsisisi sa puso mo. Alam mo, yun ang pinakamahirap sa lahat, yung makagawa ka ng kasalanan. Diba? Tapos parang ang hirap mo nang ibalik yung nakaraan. Kasi wala ka ng choice. Kaya right now, sa mga nakikinig sa atin, sa mga panggana, alam niyo yun, may mga pagkukulang yung asawa nyo, may mga hindi kayo dapat pwedeng gawin sa relasyon nyo. Siguro, take extra effort para ayusin pa yung relasyon. Kasi kung pwede pa na ihabol na lang kaysa makagawa ng pagkakamali. Kasi kapag nakagawa ka ng pagkakamali, hindi mo na maibabalik yung panahon. Ang daming panahon na nasayang, right? Tama. Ang daming nasayang na mga taon na sana ginugol mo yon sa paglilingkod sa asawa mo. Pero hindi mo nagawa. Naiyak ako. So anong message mo ngayon para sa husband mo? Yun nga. Mula nung nag-abroad siya, sabi ko, promise,
ko ano yung nagawa ko, hindi ko na ulit. Kahit na maraming temptation pang dumating, hindi ko na siya talaga pinapansin. Kasi the more na nagsisisi ka, the more na maraming dumarating na temptations pa rin. Yan ang dapat mong ingatan ngayon. Mas tatagan mo yung loob mo. At saka lagi mong iisipin kung ano ang sacrifice na nagawa sa'yo ng mister mo. Alam mo, Mr. Guitarius, isasuggest ko sa'yo na ipag-pray mo yan. Ipag-pray mo na sana bumalik yung dating pagmamahalan nyo ng mister nyo at mapagtagumpayan nyo kung ano man ang pagkukulang na meron siya. Ay, okay na po kami. Talagang okay na okay. Parang ngayon nga lang kami binatat dalaga na yun, nagliligawan. See? So, isang example din yan na hindi lahat ng pagmamahalan na nanlalamig e mananatiling malamig. Kasi ang pagmamahalan na malamig, naniniwala ako, pwede pa rin niyang bumalik sa pag-init. Nasa pagtitiwala niyo lang yun sa Diyos. You have to pray, di ba? Kasi prayers are powerful. Walang imposible kung ipagdarasal mong isang bagay na gustong-gusto mong mangyari. Di ba? Opo. Pero ang main, ano nun, yung respect niyo pa rin yes. At katiwala sa isa't isa. Pag hindi mo binigay pareho yun, walang mangyayari. Ang nagkasala or nagkamali ka, walang mangyayari talaga. Okay. Mr. Sagittarius, kumusta ang buhay may ano ngayon? Buhay may asawa, may mga anak, kumusta naman kayo lahat? Ay, okay, kasama mo okay mga kids mo? Apa? Yung mga kids mo, kumusta sila? Ay, okay na po kami. Wala okay. At least naitawid mo na yung ano ng buhay mo na yan, di ba? Yung ganyang struggle mo sa paghihirap mo sa... May apo na po kami, apat. May apo na kayo! Apo. Oh. Sa una, sa panganay ko, tsaka sa panganay. Ilan taon ka na ba ngayon? 54. Oh, 54. Ay, nako. Maraming salamat sa iyo, Ms. Sagittarius. Ha. Sana yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga pangga, ayan, I know na may marami kayong matututunang aral sa kwentong ito ni Ms. Sagittarius, no? Opo. May gusto ka pa bang sabihin? May message ka ba sa asawa mo? Yun nga. Thank you. Diba? Asawa ko, yun nga. Nung una ka pang nag-upload, sabi ko nga na kung ano yung nangyari, hindi ko nagagawin ulit. At yun naman, naging okay na tayo. At mahal na mahal kita. Hindi ko mamaibalik yun. Nasayang na panahon. Ngayon, para tayong late bloomer na mas okay kami, mas sweet kami, nag-chat-chat kami, ganun. Tapos yun, siya na minsan yung ikaw na minsan yung nag-e-effort na magsabi na I love you. Kasi, yun, alam mo, sweet akong tao, kaya lang ikaw yung hindi sweet. Kaya, minsan naisip ko na hindi mo ako mahal, pero na-realize ko na ganun mo pala ako kamahal. Okay. Yan lang. Maraming salamat sa pagtawag mo, ha. Super thank you sa pag-share. At alam mo yon, mahirap aminin sa sarili at sa lahat ng mga tao na nakagawa ka ng malaking pagkakamali. Mahirap yan. Pero at least na-share mo para yung iba... Alam na rin yung gagawin nila, 'di ba? Kung halimbawang sila man ay dumarating sa ganitong klaseng pagsubok. Kasi ang pagtanggap mo sa pagkakamali mo, malaking bagay 'yun para sa iyo. Kasi parang ikaw mismo sa sarili mo, pinatawad mo 'yung sarili. Yes. 'Yun po 'yun. Maraming salamat sa iyo. Thank you for calling. Apo. Bye-bye. Ingat ka. God bless sa inyo, sa family mo. Ay, nako. Ngayon lang ulit ako umiyak na dahil sa isang kwento. Pero yun, na-touch ako. Doon ako na-touch sa part na ano, na talagang pinagsisihan niya talaga yung lahat ng ginawa niya. Kasi bihira yung ganun, di ba? Minsan, kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali, i-justify mo pa yun. Kasi ganun eh. Pero ang tanging silabi lang niya, huwag daw i-judge agad. Alam naman niya at alam naman ng lahat na mali talaga yung ginawa niya. Pero, bakit mo nga naman huhusgahan ng isang tao kung pwede namang magbago? Lahat naman nagbabago. Because change is constant. Tandaan natin lahat yan. Kahit yung napakasama, pwedeng magbago yan. Diba? Wala kasing permanente sa mundo. Anyways, ayun na nga, napahabang ating usapan, mga pangga. Dahil dyan, magbabalik ako mamaya. Ayan.
ang dami na nag-ano dito, nagko-confess ng mga nagawang kasalanan. So, ayan. Baka meron pa magko-confess later. Anyways, magbabalik ako kasi ang haba na ng usapan natin, overtime na tayo, no? Siyempre, ako pa rin ang kapiling mo ngayon pananghalian. Dito lang siyempre sa number 106.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.